Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pag-upset ng Utah Jazz ngayong araw sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kailangan nga daw po talaga ni Anthony Davis ng katulong sa front court ng Los Angeles Lakers. Inasahan na nga po sana mga katrops na mananalo ang New York Knicks laban sa Utah Jazz since malayong malayo rin naman nga po ang lakas nilang dalawa kung pagbabasehan natin ang kanilang record. Ang Knicks rin naman nga po ang isa sa mga pinakamalakas na super team sa Eastern Conference na merong hawak na 4-game win streak, habang Utah Jazz naman ay ang worst team sa Western Conference at hirap na manalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Ngunit sa hindi nga po maipaliwanag na dahilan ay natalo at na-upset pa nga po sila dito ng Jazz sa score na 121-106. Hindi nga po nila kinaya ang bigla na lamang pag-init ng gusto ng shooting ng Jazz sa pangunguna nga po ni Lauri Markkanen na kumana ng 34 points at si Walker Kessler na gumawa naman ng 11 points, 10 rebounds at 3 blocks. Kaya masyado nga pong napahiya dito ang Knicks na bagamat man nga po sinubukan na humabol sa second half, sa pag-arangkada nga po dito ni OG Anunoby na kumuha ng 27 points at Jalen Bronson na nagtala rin naman ng 23 points, ay nabitin na rin naman nga po ang kanilang gagawin sanang comeback kasunod ng pag-alat ng kanilang shooting sa huling mga minuto ng fourth quarter. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kailangan na nga daw po talaga ni Anthony Davis ng katulong sa front court ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Denver Nuggets, ay bumagsak na nga po sa 10 wins at 6 losses ang kanilang record sa standings bilang ka-top 4 pa rin naman sa Western Conference. Ngunit sa kabila nga po niyan ay paunti-unti na rin naman nga pong nawawala ng tiwala sa kanila mga NBA analyst at fans na kaya nga po nalang makipag-compete sa ibang mas malalakas na koponan sa liga kasunod ng kanilang pagkatalo. Kita na rin naman nga po na hirap pa rin nga po talaga silang talunin at pahintuin si Nikola Jokic sa ilalim ng basket. Maging si Anthony Davis nga po ay hirap pa rin naman nga po itong sabayan. Kaya mismong si AD na rin naman nga po nagsabi na sobrang nga po talaga silang nawala ng enerhiya pagdating ng second half. Kaya nangangahulugan nga po nito na tama talaga ang pinagsasabi noon ng mga analyst na kailangan nilang kumuha ngayon ng bagong center na tutulong kay Anthony Davis. Kagaya na lamang ni Jonas Valanciunas na kasalukuyan na rin naman nga pong pinakaprioridad na makuha ng kanilang front office base sa pinakahuling inilabas na balita. Kailangan na rin naman nga po ng Lakers na magkaroon talaga ng isang legit na big man na kayang tumulong kay Anthony Davis sa ilalim ng basket. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.